Last 20 seconds, sister. Sister, parang bagong kumaya, ha? At may guli ng baka. Ah, okay nga. Tamang ganun na imagination, sister, ha? Alam mo sa akin, magaling mag-imagine. Okay. Time's up. So, naigoy niyo po ba? Tamayas po ba yung inuwi ninyo bago sa aking tsuga niyan? Pag kayo mapatingan, ate may ikin po dyan ba? Ayun, okay. So, ano pong mapapansin niyo dyan sa bago na yan? Awag po natin ganyan, pero wag kayo ba yung drawing? Ano pong ibig sabihin kaya ito? Sa paligid mo, yes, mother. Kasi po, brother, isa po lotion eyes natin. Wala tayo na. Kaya, yun ako po sa nakabukas, kita po natin. Pareho po ko na po yung natutunan mo. Pag nakasarama ating mga mata, wala tayo na nakikita. Kumbaga po, pag nakabukas, ay kitang-kita natin po. Malangan nga sa panikita. Thank you, brother. Thank you po. Isang bagsa ang aking mother. Ay, pagka sa inyo po ba, pangyayas po ba magkakagawin natin? Hindi po ba siya? Okay. Kasi drawing doon sa closed eyes ay medyo oval, pero dito sa totoo ay medyo may pag-square. So, pangyayas po ba yung tsura ng nakakilan natin? Ay, medyo yung mga kaspang magkakapareho. Yung mga kaspang medyo magkakapareho. Okay? Ano po kaya ibig sabihin ito sa atin bilang isang kapatisa? Ano po ba yung sinisimbolize? Bakit natin pinagawa ng pagkakayanan? Alam niyo po ito ang ibig sabihin doon? No? Okay, ito na yung natin ginagawa. No? And yung po yung bato na yan, is yung simbolo doon sa mga bata na tinuturuan natin. Tama po, pwede naman yung gano'n. Okay? At, syempre, sa yung mga bata hawak na natin, pero, ang ibig sabihin nyo, hindi natin nakikita, marami tayong blind area na hindi nakikita para ituro sa kanila. Tama po ba? Yes or no? Yes. Ay, dito lang po ang nakikinig na dito tulog po sila. Yes or no? Yes. Yan. So, yes. Pero, pag di natin ang mata natin, perfect po ba? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi meron pa rin tayong mga bagay na paari tayo pero hindi natin binibigyan ng pansin. Tama po? Yes. So, ano ibig sabihin nito? No? Kasi, ang pagbabago ng ating mundo, lalo para ng mga kabataan, ay talagang napaka. Masasabi niyo po ba, may pagkakaya po ba ang mga kabataan doon sa ngayon? Yes. Yes. Talaga? Marami bang, sige, tingnan po natin. Ngayon po, in a small strip of paper, I want you to write down ng isang social concern or special problem ng isang kabataan na nakikita mo, yung pinaka, sa paligid mo, dapat, no? Dapat. Na nakikita natin sa mga kabataan ngayon ang nangyayari. Kahit isang pag-aaral na, pwede tradisyon, mga bilib, o kaya ginagawa nila, na ang laki ng pagkakaiba sa ginagawa natin. Hindi yun doon. Okay? Thank you. Tayo po? Okay, I'll give you 5 minutes. O, siguro masyado pa ako. 3 minutes lang. Okay? Isulat po natin ang malaki sa isang page ng inyong papel. Okay, malaki po ha, para hindi makalimutan. Now, okay, 3 minutes, start now. Pwede nyo sa open yung buong page. Para hindi nyo makalimutan. Sino pong walang kape? Meron po kami mga kape dito kakulay o kulay. Salamat po nyo na siya. So, Lordy, pray po tayo daw. Ito nga ang kapatisip na walang naman ako sa okay, lakihan po natin nakakakita ninyo sa kanilang
Okay. Tapos na po ba? Yes. Okay. So ngayon, gusto ko ipakita mo po yan sa katabi mo, yung sa kapat mo. Tapos, i-share niyo po sa kanya bakit po yan ang napili mo. 2 minutes lang po. Dahil lang po ang share dati. Okay, bakit yan po ang napili ninyo? Maraming ang pagbabago, maraming ang pagkakataon nyo, maraming ang pagkakataon nyo, maraming ang pagkakataon nyo,
tayo. Maingay. Ang mga kabataan ba lang hindi maingay? Hindi po ba kayo maingay sa class dati? Hindi po. Nakukopya po ba kayo? Okay. Ang mga kabataan po ba ngayon, sabi ko ay mapusok. Ang mga kabataan po, hindi po ba mapusok? Hindi pansin. Wala kasi social media. Pero, sige, baka maintindihan mo natin, sino ba yung mga kabataan ngayon? Sila po ang kinatawag natin? Millennials. Meron po ba mga millennials dito? Yan, no, sige. Kasi mother, meaning ang sarili mo. Ang millennials, according no, sa mga psychology, sa pag-aaral, no, ay sila yung mga kabataan ngayon. Ano ba yung baby boomers, mga pinanganak sa mga 1950s hanggang 1970, yan. So, sila na yung mga work setting motivated by relationship dependent on the only due to work and competitive. Tama po ba? Sino ang mga baby boomers dito? Alam tayo naman sa mukha, mukhang baby. No? Gen X! Yan yung mga Gen X. Mga 1970 hanggang 1990. Okay, sino po yung mga Gen X dito? Yan. Yung mga age po niyan, mga 30 plus na. Okay, 30 pataas. Yung mga baby boomers, mga 50 pataas. Okay? And then, ang Gen Y, ay, ito yung pinatawag natin millennials. No? Mga pinanganak, 1980 hanggang 2000. Ang age po nila sa ngayon, hanggang siguro pinakamatanda ng 30 plus. Okay? So, ano pagkakayo ka po nila? Tignan po natin. Pero hindi sa lahat, ang mga millennials, they are more now on social media, yung technology. Diba? Hindi na nabanggit yan. Tama po ba? Kaya nga, marami sa atin, diba, sa mga kabataan, kahit pagkakaharap sila, paghawak ang sila po, ano, nag-uusap ba sila? Okay. Nag-uusap sila sa pag-detect. May isang pagkalapit na nag-detect sila pa. Dati ang umiikot, apel. No? Wait, ito ipasa mo yung sagot. Ano sagot sa number one? Apel. Ngayon, ano, text na. Okay? Ano ba? Para maintindihan natin, no? Yung 1980-2000, mahati na sa kanila, multitasking na pagbit ka nila ni ate. Alam nila, habang malunood, meron nila nagawa sa laptop at nakikinig ng music. No? Tumakabdo ang nakikipag-usap habang kumakain. O di ba, multitasking, gusto nila mabilisan. Kaya siguro ba, papansin natin, wala ang isang nila. Ibig sabihin nyo, dahil gusto nila, ayaw nila na nahihinto sila. Kailangan lagi busy. Nakikita po ba niyan sa mga kabataan ngayon? Yes. Nasasabayan niyo po ba sila? Yes. Okay, yun ang medyo alamin natin ang paano natin sila. Okay? And according to the survey, 60% of the young people, no, ng population na ay mga kabataan. So, ibig sabihin nun, pag wala ang mga kabataan, wala nang bukas. Okay? Kasi lahat na, tuyo na, mamatay na, malapit na sa buhay. Meron po ba kayo malapit na? Joke lang po. Huwag naman sana. I wish you all 100 years pa sa buhay ninyo. Gusto niyo po ba yun? Ay hindi yung pagdasal natin. Okay. At syempre, ito yung isang mga pagbabago. Nag-research po ako dyan. At nagtanong din sa mga kapwa ko, millennials. Wow, pinit pa sila. Millennials. Ito na yung mga bago. So, ang mga millennials, open, they are very open up to living. Higher than ever. Right? Yung mga pare, yung mga fathers, ilan po ang percentage ng mga kinakasal na hindi na nag-ayap anak na? No? Buntis na. Ano po ba mas marami? Yung virgin or not virgin? Like not a virgin. Okay. Lean in. Okay, ano pa? They have experience of marital sex at very young age. 13 years old. Okay? Pero
because of the social media. No? Doon kasi, sa atin, wala tayong technology, kaya nag-iintay tayo sa bahay na. Pero bakit ang daming anak, lalo na mga nasa probinsya? Kasi daw, sabi nila, magkuryente, kaya yun na lang ang libangan. Pero ngayon, may kuryente na, bakit dumadami pa rin ang populasyon? Kasi, gusto na nila, malilalamig na sila, may aircon na daw, no? Okay, next. Maraming kabataan ngayon ang pinanganak na hindi kasalan ang pagkulang. Tama ko ba? No? At ano pa? Siyempre, they are very open to same-sex marriage. Ito yung isang mga nakakabahan. Okay lang yan, yung mga ating sa sinasabi nila, nagbabahitin kasi ng tapos. Is that okay? Oo. No. O bakit? Kasi, hindi naman yun ang dahilan para doon. No? Yung belief natin. Ano pa? Siyempre, marami yung mga kabataan ngayon, open na sila sa divorce. Open ka sa abortion as an option. Pagka nabuntis ka, at very young age, okay lang, pwede pa-abort na lang muna natin. They do not know how to run with that. Okay? Nakikita niyo po ba ito talaga, yung reality? Yes. Okay, next. And, this is more. 68% of the young people, yung maraming kabataan, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila pinapractice yung belief. Yung paniniwala nila. No? At minsan, sabi ng iba, alam nyo, ito lang, these past days, sabi ng mga kaibigan ko, pagka meron kang gagawin, at pinag-usapan naman yun, lalo na ang Katoliko, pastor, sasabihin niya, nasa Biblia ba yan? No? O, gano'n lang, nasa Bible ba yan? Ang posisyon, nasa Biblia ba yan? No? Ang Purgatorio, nasa Biblia ba yan? Ganun ka na. Pero, ang tatlo ko nga, is, eh, duhok ko ba dito? Eh, duhok ko ba natin sa kanila yung kahalaga ka? Eh, dati yung panahon, pag hindi natin naangarapan, makaito na yung end ng mabuting mundo. Everything. Child pornography, slander, no? Sabi na kaya ako, kasi nakikita ko yung pag-diversity pero yung sarili ko, pero hindi ako isang tao. Hindi kahit hindi ako magsimba kasi mabuti naman ako. Yung mga tao na simba, parehas ang ginagawa ko. Bakit pa akong pupunta ko? Diba? At ano ba? Siyempre, yung maraming mga balik ko doon. Nagiging ba nila? Ay, yung mga kapatakan. Forever there. Next one. Okay? Now, etong isang kapatan, isang totoong niya, ang sabi kasi nila, ay nakinasa pang nila. Nakinasa nila po ba ang masaktan? Yes. Pagmahal? Yes. Kung ginawa mo? Concert. Kaya manunod siya kung sino ang si Weissner. Kaya na yung idol nila si Weissner. The story of one, to see one, no, ay isang tao, kabataan, nagmahal, nasaktan, at naghanap. Naghanap siya ng tanong ay nagsagot sa kanyang mga tanong. No? Sabi niya, Lord, no? Siya na busted siya. Lahat ng tao nila ng babae nila ang tinigaw niya, busted siya. Ano kaya, mother, experience ko ba na busted? Masahin, na-experience mo ba ang masaktan? Sige, pwento mo lang ng konti. No, eto kabataan na sabi niya, Lord, bakit ganito? No? At kumiyak siya sa isang tabi. At pumuwak sa isang sulok habang narinig. Kaya ako yung lumalagay sa sabi sa akin. Kung wala ka na makikinihan, kung wala ka na makikinihan,
sa niya ang Biblia. At sabi niya, Lord, ano po bang dapat kong gawin? And he opened the Bible at ito ang kanyang nabasa. Next. Sa Mateo, sabi niya, nabasa niya mula sa ginawa ni Judas. Pagkatapos niya roon siya ay lumabas at nagbintik. Sa niya po ang Bible at itong nakita niya. Nabasa niya mula sa tulad ni Lucas at sinabi sa kanya ni Jesus, at ganyan din ang gawin mo. Parang mali. Okay? Kaya naman, ang ginawa niya, sige, that's Lord. Kung ito na talaga ang gusto mong gawin ko, sige, itignan ko po talaga ito. Binuksan niya ulit ang Biblia at nabasa niya mula sa tulad ni Iwan, humayo ka. Ay, grabe. Ito na yung nangyayari. At sabi nila, nasa Biblia ang sabuna. Pero ang tanong, ito po ba talaga yung gusto ng sabihin ng Diyos ka? Ngayon po, makakitista. Amen daw. Hindi. Kaya nga, maraming mga kabataan, alam ko lalo na sa mga Catholic schools, even in public schools, ang tanong natin, nagbabasa pa kayo ng Biblia, anong sagot nila? Alam niyo, doon sa binigyan ko sa silids ko, 500 students, no? Only 1% ang nagbabasa. Catholic schools ngayon. E paano pa ang public schools? Diba? 100%. Nakakabagaba, diba? At sabi natin, ang pagbabasa ng Biblia, hindi lang ito dapat basahin, kundi dapat ito ay aralin. Ito yung problema natin, mga kapitisa. Ako, naintindihan ko lang ito, yung aking pananampalataya kung ako'y masok maging kapitisa. Pero sabi ko, bakit ibang mga kabataan, hindi nila naiintindihan. Hindi naman pwede iwan ng buwan. Diba? Pero kasi hindi naman itinuro sa akin patintista. Ang sabi niya sa akin, mahal ako ng Diyos. Totoo naman. Pero yung mas maintindihan mo yung Biblia, yung aral ng Katoliko, ang may pagtanggol mo yung sarili ko talagang palatay. May ako, sabi ko, parang ngayon. Ang una. Okay? So, kaya nga, sa ating pangyayari sa buong mundo natin ngayon, lalo-lalo sa mga kabataan, kanina tinanong natin, ano ba yung napapansin natin sa mga kabataan? Nakita po natin, no? Nabigay ka ng example. Ang tanong ko ngayon, ano po yung response natin dito? Sorry, hindi ko na bago talita nyo. Kasi may binigyan dito. Okay? Bilang mga katipista sa mga sabon, sa mga problema na ito, na mga concerns natin na ito, sa mga kabataan. Pag-isip ko kayo. Ngayon, yung sinulat ninyo kanina dyan, na problema, o napapansin natin, social problem ng isang kabataan. Tapatan po natin ang isang action. Ano po yung specific action na pwede po natin isuggest at ikaw mismo sabi, na mas sabi natin sa inyo natin, ito yung dapat kong gawin. Kung ito yung nakikita ko, ito ang sisimulan kong gawin. Okay? At least one, dun sa sagot sa sinabi mo. Okay? In 5 minutes, or 3 minutes, maybe, yun, mas maaari na. Ito na po yung time ninyo, isulat. Ulitin ko po, yung sinulat ko ninyo kanina problem ng isang kabataan, nakikita natin, tapatan ko ninyo ng isang action. Yung pwede nyo pinigilan sa practice. Makarang kasolusyon na yung problema. At maging specific po tayo. Okay.
Tapos ako? Okay, so ngayon po, i-share po natin ulit sa katabi natin o kaya sa hanggang natin. In 2 minutes, share lang po natin.